Ambas ang tanong nasasagutin natin base sa tsuri at sa mga na-experience natin. Pero ito muna yung nangyari. Napagbukas mo ng inyong spark plug upang check-in ay may nakita kang basa rito. At ito po yung tanong. Ano po yung dahilan kung bakit nababasa itong ating spark plug? Ilang may-ari ng motor ay dapat mong alamin yan. At alamin mo muna kung anong klaseng likido yung bumabasa rito. Kasi tatlo po yung pwedeng bumasa rito sa ating spark plug. At ang unang po dyan ay gasolina. At yung pangalawa po ay langis. And then pangatlo po ay tubig kung kayo po ay naka water cooled yung inyong engine. So kung hindi naman po ay dalawa na lang po yung pwedeng pumasa rito, which is yung fuel and then yung oil nyo sa inyong engine. Ano man naman malalaman kung anong liquid yung bumabasa rito? Syempre gagamitin mo yung inyong mga senses. At ang una dyan is yung visual. Tingnan mo, baka itsura pa lang ay itsura ng gasolina. At kung nangingintab naman, ang itsura niya syempre ay langis. And then yung pangatlo, pag kinakalang kalawang to at kulay niya ay tubig o itsura niya ay tubig, ay tubig naman po yung bumabasa rito. And then yung pangalawa, syempre yung pang-amoy nyo. Amoy nyo, kung amoy gasolina, ay gasolina to. Kung amoy langis naman, ay langis to. At syempre, pag wala siyang amoy, ay tubig po yan. So, pag ang nakita nyo bumasa rito sa inyong spark plug ay gasolina, ay huwag naman po kayo magpanik. Baka nangyari lang po sa inyo ay nalunod lang po itong inyong makina at marami lang pong fuel ang pumasok dahil wala po yung dalawa. Kasi itong ating internal combustion engine para gumana ay kailangan po ng tatlo. Una po dyan ay fuel at pangalawa po yung spark at yung pangatlo po is yung compression. So pag wala po yung dalawa, either spark or compression, ay talaga naman pong walang pagsunog dito at sigurado pong dadami yung fuel po dito sa loob at siya po yung babasa rito sa inyong spark plug. Tulad po nitong ide-demo ko sa inyo ngayon. So ang gagawin po natin dito is tatanggalin po natin yung spark niya. So bubunutin po natin to at saka po natin siya tatadyakan upang pumasok po yung fuel dito. So yan mga pare ko, pagkatapos po natin i-kickstart na maraming beses at electric start po natin, ay tingnan lang po natin yung ating spark plug. At ang ginawa po natin dito is intentional flooding ng ating engine. So tinanggal po natin yung kuryente at para hindi po magkaroon ng ignition sa loob. At positive mga pare ko, at basang-basa po ng gasolina yung aking spark plug at amoy na amoy po. Kaya pag ganyan, inuulit ko, huwag muna magpanik dahil normal naman po nangyayari talaga sa makina natin yan yung nalulunod sa gasolina, lalo na po pag sa umaga. Dahil sa umaga, mataas po yung moisture at hindi po basta-basta nag-ignite yan. Eh marami na po yung pumasok na fuel. Ayun, lalo na pong hindi nag-ignite. Gagawin mo lamang dyan, kung nakachok ka, is tanggalin mo muna dahil yung chok mo na yan ang nagbigay na maraming fuel dito sa inyong makina. And then ang susunod mong gagawin is i-pull throttle mo. Kung baga, buksan mo mabuti yung inyong throttle at saka yung po gawin yung kickstart or electric start ng ilang beses lamang. And then ang purpose po natin dyan is kailangan po natin ma-purge, kumbaga kailangan po natin matuyo yung fuel na nandito sa loob. Sir, pwede po ba ang posibleng dahilan ay rich ang ating air and fuel mixture kaya po nababasa itong ating spark plug? Yes pare ko, napakalaking factor pag rich ang inyong air and fuel mixture ay nakakabasa po yan ng spark plug pag na-flooded po or nalunod lang po ang ating spark plug. Pero pag ito po ay tumatakbo, kumbaga nakakapag-generate po ito ng apoy sa loob, ay hinding-hindi mo po mababasa ang inyong spark plug. At pag-rich po ang inyong air and fuel mixture, ay carbon lang po ang matitira dito at hindi po gasolina. No, kung makikita nyo ay intentionally na nire-reach ko po yung aking air and fuel mixture at konting-konti na lang po itong opening ng aking air screw. So marami na pong fuel ang papasok dito sa aking internal combustion engine. At tinignan ko po kung mababasa po ng gasolina itong aking spark plug. Negative mga pare ko At tuyon-tuyo po. Halos wala po tayo makikitang ni bakas man lang ng gasolina dito sa ating spark plug. Dahil ang gasolina po natin ay nag-evaporate sa 60 degrees Celsius. At ang apoy po natin sa loob ng ating makina, ang pinaka-minimum niya ay 500 degrees Celsius. So pataas pa po yun ng papataas. So napaka-imposible po na magkaroon po o maiwan pa po yung gasolina rito pag may apoy po itong ating makina.
Tunod po natin, pag nakakita po kayo ng langis dito sa inyong spark plug at posible may kasama pa pong karbon to, ay medyo magpanik na po tayo dahil posible po may problema na po itong inyong makina at pumapasok na po yung langis sa loob ng inyong internal combustion engine. So hanggat maaga po is madetect nyo na, dahil pag ito po ay lumala, ayan, makikita nyo po yan doon sa inyong tambutso dahil magkakaroon na po yun ng usok, at pag ginuwit nyo pong ganun ay meron na po doong langis. So hanggat hindi pa po lumalala ang sitwasyon, ay pa-check up nyo na po itong inyong motor at dalhin nyo na po sa mekaniko. At ito, regardless po sa age at mapabata o mapamatanda man yung motor, ay bawal na bawal po yung magkaroon ng langis yung loob ng ating internal combustion engine. Sunod po natin, pag nakakita po kayo ng tubig at medyo kinakalawang na po itong inyong spark plug, ay huwag na po kayo magpatumpik-tumpik at pa-check up nyo na po sa mekaniko itong inyong motor. Dahil baka po blown gasket na po itong inyong cylinder head at dito na po pumapasok yung coolant ng inyong motor. Ito para lang po sa may mga water-cooled na motor at hindi po ito applicable sa mga air-cooled na motor na tulad nito sa atin. Pero pag ito po, nakakita po ako ng tubig dito at medyo kinakalawang-kalawang pa, ay sa psychiatrist ko po dadalhin itong motor ko dahil baka po ito ay nagpipiling water-cooled. So ayan mga pare ko, yung aking kasagutan sa tanong na kung anong dahilan kung bakit namamasa-masa yung ating spark plug. So hanggang dito lang po yung ating video at maraming salamat po sa panonood. Sa next video lang po ulit tayo makita-kita. Paalam!